Hello guys. So ngayon, magluluto tayo ng ampalaya. Okay. So ang ampalaya, bihira lang meron dito sa Pilipinas. Important 'to, no? So pakikilala ko sa inyo ang aking assistant, si Chef. Chef, ayan, nahihiya siya. Hugasan mo 'to para tayo ay makapagluto na. Okay? So, habang naghuhugas, si Chef Boy ba? Papakilala ko sa inyo, si Stacy, ang aking baby dog. Malinis yung food natin kasi dinilaan na ni Stacy yung lahat ng gagamitin natin. Okay? So, una, tatanggalan natin ng buto ang bitter na gulay. Kasi bitter yung mga taong walang magawa sa buhay, kaya gumagawa na lang ng mga bagay na nakakainis. Tanggalan mo ng buto pa. Okay. So napakadali lang magluto ng ampalaya. Kasing dali lang ng pag-iwan niya sa'yo. So kapag natanggal ng buto ng ampalaya, kita niyo naman, oh, natanggal na. Medyo mababa. Yan. Natanggal na, no? Tatagtarin natin to para makita nyo kung paano ang pagtatagtag. Yan. So, paano? Ito lang kasimple. Okay? Ganito lang. Tatagtarin mo lang siya ng ganito. Okay? So, hindi mo kailangan tumingin sa ampalaya kasi kita naman sa camera eh. No? Kasama na ang aking daliri. Yan, kita nyo? Okay. Pause muna natin ha, hanggang matapos ang paggagayat ko. Okay! Tapos na natin gayatin ang ampalaya. Sunod naman ay kamatsili. Kamatis. Okay. Hiwa-hiwain lang natin siya ng ganito. Parang pakuwan. Okay. So yung iba, pag nagagayat, nakataob. Kaya lang, pag mapuro lang kutsilyo mo, hindi tatalab. Ito kutsilyo ko, sa sobrang talas ito, hangin pa lang, chop na. Ganon katindi ito. Then, next, onion. Okay. So, yung onion natin, may technique dito kung paano madali magbalat ng onions. Ganito lang yan. So, hiwain nyo yung dalawang dulo, yung iba, bawat sa kayong ugat. Then, hatiin sa gitna. Okay? Para madali nyo matanggal yung balat. Okay? Ganun lang kasimple. Yung mga kasi di marurunong magluto, mga bobo yun. Magaling lang kumain, pero hindi marunong magluto. Inutil ang tawag sa ganun. Inutil. Yan, mga epal ako dito. Naririnig yun naman sa background yung boses sila. No? Mga epal yun. Chop lang din. Slice-slice lang yung sibuyas. Okay. Manilipis.
Yung iba, medyo maselan. Gusto nila ang hiwa ng ampalaya, pantay-pantay daw. Siguro, may ruler ang dila nila, kaya gusto pantay-pantay. Hindi makailangan pantay-pantay eh. Magiging tae din naman tong pagkain pag natapos. Okay? The next is yung ating garlic. Marami akong maglagay ng garlic para masarap. Okay, ang una kong ginagawa sa garlic, tinatanggal ko muna yung ito, yung pinaka-ugat niya. Tapos, saka ko siya didikdikin para madaling tanggalin yung kanyang balat. Okay? Yung ibang chef, hindi to alam. Nag-aral lang sila sa mga kilalang paaralan ng culinary school, pero mga walang alam naman ng mga yun. May katulong din naman sa bahay. Nag-chef pa, may tagaluto din naman sa bahay. Walang kwenta yun. Ha? Pakita mo nga si Stacy sa camera. Stacy, yan o. Mwah! Ay, may epal ako dito mga nasa background, no? Mga pamangkin yun, mga epal. Okay. Magluluto na tayo. Okay, ganito, no? Bago ka magluto, buksan mo muna yung LPG. Then, yung apoy. Okay? So, dahil wala kaming mantika, ito lang yung gagamitin naming mantika kasi wala na kaming mantika. Okay, lagyan na konting mantika para sa pag-iisa. Siyempre, yung mantika mo nilagay, hindi mo siya paiinitin. Lagay mo lang siya doon. Okay? Then, medyo halu-haluin mo lang para medyo maganda sa camera. Para kunyari, marunong ka talaga magluto. Okay? So, kapag mainit na yung mantika natin, lalagay na natin ang bawang. Okay. Bawang yung nilagay ko. Garlic sa English. Okay? So, pag medyo golden brown na siya at napakabango niya, susunod natin ang sibuyas. Ito, onion, yung ginayot natin. Bango! Grabe, bango! Okay. Napakasimple lang ang panluluto ng ginisang ampalaya or sauteed bitterness. Okay, yung iba nilalamas pa ang ampalaya sa asin para daw mawala ang paet. Eh, ampalaya yan eh, ba't matatanggalin ang paet? So, kapag medyo luto na, isusunod natin ang kamatis. Yung kamatis, kailangan lutong-luto. Yung parang nagto-tomato sauce na siya. Ayan. Okay? So, para medyo tumapang yung flavor ng tomato, lalagyan natin ang tomato ketchup. Okay? Konti lang. Ganun, may mga epal na nakikisabat sa aking video. Hindi mas sila kasali. Haluin nyo kasi masusunog yung ano, tomatis, saka yung mga bawang at sibuyas. Ngayon, kung may time ka naman, para medyo maalat-alat, lagyan natin ang patis. Konti lang, mga 1 litro. Ano? Then, lagyan natin ang salt. Alam niyo yung salt? Asin. Okay? Tapos, lagyan natin ang paminta. Yan, mga bakla, paminta.
Dami ako maglagay ng paminta eh. Para hatching, hatching. Yung term na gamit dito, ligis, ano, nililigis daw yung kamatis. Pero ayoko na masyado. Gusto ko medyo may pulp-pulp yung kamatis. Tapos sunod na natin yung ulog, yung ampalaya, mga bitter. Yan. Tapos haluin lang uli. May mga epal kasi dito sa tabi ko. Ayaw magsialis. Huwag yung masyadong lulutuin yung ampalaya kasi lalambot. Masarap sa ampalaya, malutong. Ito, maling practice to, yung daldal ka ng daldal habang nagluluto. Kasi yung laway mo, ito sa pagkain. Mali yun. For vlog lang pa, for vlog purpose only. Yan, medyo luto na yung ampalaya natin. Pwede na natin ilagay yung itlog. Itlog ng manok. Itlog ng manok. Kasi walang karne to eh. So, kailangan complete ang meal. Kailangan may protein. Hindi ko binabati ang itlog kasi gusto ko medyo madilaw-dilaw na maputi-puti. Ano? Saka mo siya haluin ngayon. Sa mga nagtatanong kung gaano kalakas ang apoy, malakas dapat ang apoy kasi lakas ng dating ko. Salamat nga pala kay Kapitan, ha? Diyos sa bigay niyong ampalaya. The best ka talaga, Kap. Luto na. Ilipat natin na lalagyan. So, ito na yung ating finished product. Ang ampalaya ni Kapitan. Okay. So, guys, sa susunod ulit, ha? Bye-bye!